ang Panginoon, pakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming kahilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Naihibang na ba kayong mga taga-Galacia? Sino ang nakagayuma sa inyo, maliwanag na ipinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Hesukristo sa krus? Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nagwawakas sa laman. Wala na bang halaga ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Bakit ba ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong magagawa ayon sa kautusan? O dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel.
na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Pong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Naililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Pong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kahilingan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Hahanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto ng bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Pakibati naman po ang inyong mga katabi ng isang magandang umaga, no? At gayon din sa yung sa mga sa likuran ng isang magandang umaga din at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Habang pinagninilayan ko po ang ebanghelyo natin sa araw na ito at gumagawa ako ng homilya, naalala ko po yung katangi-tanging dasal ko noong grade 3 pa po ako, o di kaya grade 4 ako. Ang dasal ko po talaga nung una ay sabi ko sa Panginoon, Panginoon, gusto ko talagang maging pari, no? At gusto kong pumasok sa seminaryo upang maging pari. Yun naman ay binigay ng Diyos sa akin, ipinagkaloob ng Diyos sa akin yung dasal ko na makapasok sa seminaryo. At sa seminaryo, ang dasal ko na tuloy-tuloy, sana ako ay maging pari. Sa seminaryo ay hindi pala madali ang buhay. Bukod sa malayo ka sa pamilya, hindi mo makapiling ang pamilya mo, hindi ka makalabas, walang cellphone, walang TV, yung mga nakasanayan mo ng mga elementary at high school, grade school at high school pa ako, ay nawala yon sa seminaryo. May mga pagsubok at minsan pa nga matinding pagsubok na dumadaan. Pero nagpatuloy ako, nagdasal ng Diyos, sa Diyos na sana maging pari ako. At ngayon nga, ipinagkaloob ng Diyos sa akin, naging pari ako, no? At magse-celebrate na po ako next month ng aking panglimang taon ng aking pagkapari. Pero sa pagkapari ay mas may mga pagsubok din, mahirap din, di ba? Hindi din madali ang buhay pagkapari, pero masaya, no? May mga bukod sa ulit, malayo ka sa pamilya mo, ay may mga sakit din. May mga pain din na nararanasan, may mga lungkot din, pero masaya ang pagkapari. Bakit ko po ba yan nakwento sa inyo mga kapatid? Kasi minsan sa dasal natin, maganda din na ipagdasal din natin sa Diyos na, Lord, prepare me for what I am praying for. Diba? Panginoon, ipinagdadasal ko rin na sana kung ipagkaloob mo ang panalangin ko, sana ipaghanda mo rin ako. Diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi ko napaghandaan noong napagpasok ko sa seminaryo, akala ko ang buhay ng seminarista, hayahay, walang mapayapa, pero may mga pagsubok pala at may mga challenge pala. Ganon din ang pagkapari, di ba? Ibig ko pong sabihin ito mga kapatid, may gusto tayong hilingin sa Diyos. Pero kung ang Diyos nagbigay na at ipinagkaloob na sa atin, minsan hindi tayo handa. Tama po ba? No? Ang kulit mo sa Diyos. Parati kang pumupunta dito sa Quiapo para dumulog sa mahal na pong Jesus Nazareno na sana manalo ka ng loto. No? Yan yung katangi-tangi sigurong kahilingan mo, intensyon, na sana magkaroon ka ng maraming pera at manalo ka sa loto. Ang kulit mo kasi, pinagkaloob yan ng Diyos sa'yo. Malamang pagkatapos ng misa, ay nanalo ka, no, ng loto. No? Malamang pagkatapos ng misa, ay pinagkaloob yan ng Diyos sa'yo. Pero hindi ka handa. Anong gagawin mo sa mga limpak-limpak na pera na panalunan mo? Minsan, marami ka ng kaaway. Minsan, marami ka ng kagalit. Dahil daw madamot ka, no? Nung una, mapayapa ang buhay mo. Ngayon, nawala na yung kapayapaan dahil doon sa hiniling mo na hindi ka handa. Diba? Kaya minsan, mga kapatid, ipanalangin din natin sa Diyos na alam naman ng Diyos na ipagkaloob yan sa iyo sa tamang panahon dahil alam ng Diyos kung ano yung sapat, ano yung dapat, at ano yung nararapat para sa iyo. Pero ipagdasal mo din na sana, Panginoon, kung aabot man ang araw na yon na ipagkaloob mo sa akin ito, sana maging handa ako. Ma? Siguro karamihan o ilan sa inyo dito, yung mga single pa, gusto ng Panginoon, gusto ko na pong mag-asawa. Yun, pagkatapos ng misa, ayan, o di kaya kinabukasan, susunod na buwan, pinagkaloob yan ng Diyos sa iyo. Pero hindi ka handa. Ito pala ang buhay mag-asawa, Panginoon. Ito pala ang buhay na magkaroon ng pamilya.
may mga pagsubok, pero masaya. Kaya ulitin ko sa inyo, mga kapatid, maganda na sa ating panalangin, ipagdasal din natin na kung aabot man ang araw na yan na ipinagkaloob ng Diyos ang mga hinihiling natin, ipagdasal din natin na, Lord, prepare me for what I am praying for. No? Ipanalangin ko din sa iyo, Panginoon, na magiging handa din ako na kung ipagkaloob mo sa akin yung katangi-tanging hinihiling ko. Amen? At kapag atin nang nakamtan ang panalangin ng Diyos, kung atin nang nakamtan at ipinagkaloob na ng Diyos sa atin, hindi po yan nagtatapos, my dear brothers and sisters. Diba? Ako, hiniling ko sa Diyos na maging pari ako, ipinagkaloob ng Diyos. Pero hindi nagtatapos ang ganyan. Kapag ipinagkaloob ng Diyos sa inyo ang natatanging kahilingan nyo, ang Diyos din ay nag-aabang din, hindi man kapalit, pero expectation din na galing sa inyo. Tama? Manalo ka ng loto, limpak-limpak na pera, no? Maganda na ipagkaloob mo rin yan sa Diyos, di ba? Itulong mo din yan sa kapwa. Ibig kong sabihin ito, mga kapatid, nakamtan ko ang pagkapari, pero merong inaasam na kahilingan din ng Diyos para sa akin. Di ba? Kayo, nagdadasal kayo na magkaroon kayo na mag-asawa. Meron ding expectation ang Diyos sa inyo diyan. Kasi kapag ang Diyos nagbigay ng panalangin sa atin, ay pinagkaloob ng Diyos ang ating hiling, hindi po yan nagtatapos ang lahat yan. Simula pa po yan. May expectation po ang Diyos para nanggaling sa atin. At yun yung ang Diyos at ikaw lang ang nakakaalam niya. Kaya mga kapatid, balikan ko po, no? Maganda na sa panalangin natin, sabihin natin sa Diyos, Lord, prepare me for what I'm praying for. Magsitayo pong lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Kristo sa atin. Humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit ng may kapanatagan at pananalig. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, mapagmahal na Ama, hinihintay naming ang lahat mula sa iyo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Bilang simbahan, naway italaga natin ang ating mga sarili sa tunay at malalim na buhay pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga taong labis na abala, naway matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain, ang pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tayo naway patuloy na manalangin, kahit na gaano kabigat ang ating kasiraan ng loob, dahil sa mga pagsubok sa buhay, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga may sakit, naway magkaisa sa kanilang pananalangin at sakripisyo sa mga pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway muling mabuhay kay Kristo, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Makapangyarihang Diyos, higit pa sa mga imahinasyon, ang iyong kabutihang loob at sa mga pamaraang hindi namin maunawaan, pakinggan mo nawa ang panalangin itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
iyong pinatay at anak na mula sa'yo. Sa kabutihan mo, alay sa'yo, masasalamat ng puso. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin. At sa pagdiriwang na dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway suma sa amin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan at ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala na namayapa na o sumakabilang buhay. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion.
Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating electrical system ng ating simbahan. Mga palaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahali, pagkaloob mong sa pagsasalo namin, sa pagkait inuming banal kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Madre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. O ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagusag ng aming tayo nasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Padre Jesus Nazareno,